Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katunungan ng ating mga mag-aaral na grade 7, paano nga bang sinasagutan ang mga learning tasks sa module. This video is focusing on the week 7 of the 4AQ milk-based module for grade 7 mathematics under quarter 1 lesson 7. Meron na rin akong ginawang video patungkol rito, Real Numbers, at ito ay mapapanood nyo na sa ating YouTube channel, ang Teacher Mo sa Math. Week 7 of the Grade 7 Mathematics module is all about real numbers. At meron tayong tatlong learning tasks na ating kailangan i-accomplish para sa week na ito. Learning task 1 ay nasa I part or introduction. Ito ay matatagpuan sa page 29. Ang learning task 2 naman ay nasa E part or evaluation. Ito ay nasa page 33. At ang learning task 3 ay nasa A part or assessment. Ito ay nasa page 34. Kaya punta na tayo sa ating learning task 1. Ito ang ating makikita for learning task 1. Meron tayong 6 na questions na atin lamang kailangan sagutin. Itong 6 na mga tanong na ito ay patungkol lamang sa iyong general knowledge about real numbers. I would recommend that you watch the video discussion about real numbers para makasagot tayo sa 6 na ito. Iisa-isahin natin. For number 1, the question is, what is the smallest number that you know? Do you think it is really the smallest number? Ang number 1 question na ito ay isang subjective type of question. Depende ito sa iyong kaalaman about real numbers. Walang tama o maling sagot. Magbibigay ka lamang ng number na sa tingin mo para sa iyo ay pinakamaliit. Pag nabigay mo na yung number na iyon, sagutin mo lang kung sa tingin mo ito ba talaga yung pinakamaliit na number. So ang sagot dito ay yes or no lang. Kaya dito sa number 1, ang ibibigay mong sagot ay yung number na sa tingin mo ay pinakamaliit at yes or no dito sa tanong na ito. Kung yung number na binigay mo ba talaga ang pinakamaliit na number. For number 2 naman, what does 0 stand for? Ito ay patungkol sa 0 kapag siya ay nasa number line. Sa isang number line, para saan ba ang 0 doon? So doon mo kukunin ang sagot mo for number 2. Number 3, when you subtract 8 from 10, what is the difference? Difference is the result of the subtraction process. Kaya isusubtract mo lamang si 8 mula kay 10. Ilalagay mo yung sagot mo dito for number 3. For number 4 naman, how about if you subtract 10 from 8? Is there an answer? Baliktad naman for number 4. Sa number 3, yung 8 ang ibabawas mo kay 10. Dito naman kay 4, yung 10 ang ibabawas mo kay 8. Possible ba siya? May sagot ba? Ilalagay mo rito sa number 4 ang iyong sagot. Number 5, are fractions considered as integers? Ang mga integers ay isang uri ng real numbers. Ang fractions ba ay integers din? For number 5, you'll have to answer either yes or no only. And number 6, do you know fractions? Give some examples. For number 6, magbibigay ka lamang ng mga example ng fractions. Siguro less than 5 will do. Ganun natin mga bata sasagutan ng ating learning task 1. Mapunta naman tayo sa ating learning task 2. Ito ang makikita natin for learning task 2. Ito ay nahahati sa tatlong bahagi, activity A, B, and C. Mag-focus tayo isa-isa sa activity A muna. State whether each statement is true or false. Meron tayong 10 statements dito. Ang sagot lang natin for learning task 2 is either true kung tama yung ating statement na nabasa or false kung sa tingin natin na ito ay mali. Ang activity A ng learning task 2 ay sumusukat sa iyong kaalaman patungkol sa mga real numbers. I would recommend that you watch our video about real numbers dahil doon na-discuss natin thoroughly ang kada subset of real numbers. Kaya itong mga statement na ito ay ating masasagot kung siya ba ay true or false. Ito naman ang ikalawang bahagi ng ating learning task 2. Arrange each set of real numbers in increasing order. Meron tayo ditong 5 sets ng real numbers.
aayusin natin sila in increasing order. Pag sinabing increasing order, mula sa maliit, palaki. From least to the greatest value. Meron akong nabigay na example nito sa ating video about real numbers. Kaya naman, panoorin natin ang video na ito. Let's have an activity. Arrange the following real numbers in increasing order. When we say increasing order, we will be arranging the numbers from least to the greatest value. Ito yung ating mga real numbers. We have 6. We have negative 4, 5.8, negative 1/2, square root of 50, 4 and 2/5, and square root of 36. All these are real numbers. Negative 4 is an integer. 5.8 is a decimal. This is a non-integer rational number. Negative 1/2, this is a fraction. 4 and 2/5 is a mixed fraction. This is a combination of a whole number and a fraction. Square root of 50 and square root of 36 can either be rational or irrational depending on their value. Kaya naman, let's start arranging these real numbers in increasing order. The first step that we need to do before we can arrange real numbers is to express all the given real numbers in similar form before arranging them. When we say similar form, it actually depends kung gusto natin yung kanilang itsura ay integers, pwede rin namang decimal numbers. Let's start with negative 4. Negative 4 is an integer already, so hindi na natin siya kailangan pang i-convert into other form. Next is 5.8. Since ito ay decimal na, hindi na natin siya kailangan pang i-convert sa iba pang form. Okay na yung 5.8. Next, negative 1/2. It is a negative fraction. We need to convert it to its decimal form. Ang negative 1/2 when converted into a decimal number ay negative 0.50. Next, square root of 50. Kailangan natin kunin ang value ni square root of 50. At yun ay approximately 7.07. 7.07 is rounded off to its nearest hundredths. Dalawa lang yung kanyang decimal place after the decimal point, hanggang hundredths lang. 4 and 2/5 is a mixed fraction. Kailangan muna natin siyang i-convert into its improper fraction form. 4 times 5 is 20, plus 2, kaya 22 yung ating numerator. Then copy the denominator. And then once siya ay fraction na, pwede na natin siyang gawing decimal. Ang mga fractions, kapag kino-convert natin into a decimal, except mixed fraction na kailangan munang gawing improper ay, i-divide lang natin ang numerator sa denominator. At ang result ay 4.40. Because 22 divided by 5 is 4.40. Last, square root of 36. This is a perfect square. Ang kanyang value ay 6. Dahil 6 times 6 is 36. Mga bata, tandaan na pag tayo ay mag-a-arrange ng real numbers in increasing order, make sure na uunahin natin yung mga negative dahil mas maliit ang value ng mga negative real numbers compared to the positive ones. Between negative 4 and negative 0.50, sino kaya ang mas maliit sa kanila? This is an example of a number line. Nasa gitna si 0, siya yung origin. Lahat ng nasa kanan ni 0 ay positive, lahat naman ang nasa kaliwa niya ay negative. Kanina nabanggit natin na ang pinakamalaki na negative integer ay negative 1 dahil ito yung closest to 0. Yun ang lagi nating tatandaan for negative numbers. Mas malapit siya kay 0, mas malaki ang kanyang value. Dito naman sa mga positive numbers, mas malapit sila kay 0, mas maliit ang kanilang value. Since positive numbers and negative numbers are total opposites. Kaya dito kay negative 4 and negative 0.50, sa kanilang dalawa, ang mas malapit kay 0 ay si negative 0.50. Kaya, mas malaki siya kaysa kay negative 4. Therefore, ang least natin dito na real number ay negative 4. Siya yung least value natin. Siya ang uunahin natin dito. Sumunod kay negative 4 ay si negative 1/2. Dahil negative 1/2 is equivalent to negative 0.50. After negative 1/2, wala na tayong negatives. Punta na tayo ngayon sa mga positive. Sino yung pinakamaliit sa kanilang apat? Ang pinakamaliit sa kanilang apat ay
C4 and 2 fifths dahil ang kanyang value ay positive 4.40. Next to 4 and 2 fifths ay si 5.8. Sumunod kay 5.8 ay si square root of 36 dahil ang value ni square root of 36 ay 6 lamang. Among these 6 real numbers, ang ating greatest number ay si square root of 50 dahil ang kanyang approximate value ay 7.07, which is a positive. Ganyan natin mga bata kung paano inaayos ang real numbers into increasing order. Ito naman ang ikatlong bahagi ng ating learning task 2. Use real numbers to represent the following real-life situations. Meron tayo ritong 10, ang ating ibibigay ay real numbers. Meron tayong iba't ibang subsets ng real numbers. Here are some phrases that we use to refer to addition or positive integers. Above 0, a gain of, an additional of, ascends, and went up. Lahat ng mga ito, pag nakita natin ito dito sa mga situations na nasa numbers 1 to 10, ito ay tumutukoy sa either addition or positive integers. Ang sagot nyo ay laging positive or addition lamang kapag nakita nyo ang mga phrases na ito. On the other hand, ang kabaliktaran nito ay mga phrases that are used for deduction or negative integers. Below 0, a drop of, a deduction of, descends, and went down. Ito namang mga phrases na ito, pag nakita nyo dito, sa 10 ito ay tumutukoy sa mga negative integers or kabawasan. We also have phrases that refer to a part of a whole. Percent of and divided into. Mostly, ang sagot natin dito, it's either siya ay fraction or decimal. Isa-isahin natin ang 10 ito kung paano siya sasagutan. A temperature of 8 degrees below 0. Below 0, kaya alam natin ang sagot dito ay negative. Dahil lahat ng mga numbers na mas mababa kaysa 0 ay negative numbers. Number 2, a gain of 6 kilograms in weight. Nadagdagan ng 6 kilograms yung kanyang timbang. For number 3, para ito ay ating masagutan, I would recommend that you watch our video about absolute value and integers. Dahil doon ay ibinigay na example ang C-level. Saan ba siya nakatapat? Anong number yung nagre-represent sa C-level? 50 pesos off. Ibig sabihin, ibabawas natin yung 50 pesos doon sa original price. Number 5, an additional of 3 points. Additional. Number 6, a drop of 8 in a heart rate. Drop. So, ang drop ay bumaba. Number 7, a plane ascends 1,000 feet. Ascends. Umakyat. Number 8, Micah got a deduction of 2 points for her offense. Deduction of 2 points. Number 9, Danielle went down 4 floors of a building. Went down. And number 10, a slice of a cake that is divided into 8 equal slices. Gamitin natin itong mga phrases na ito. Kada situation na meron dito sa 10 ito, meron tayong makikitang key phrase para alam natin kung paano natin sila i-represent using real numbers. Magdako naman tayo sa ating learning task 3. Ito ang ating makikita sa module for learning task 3. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa una ay makikita natin ang Venn diagram or real number system. At sa pangalawa naman ay mga word problems. Sa unang bahagi ng learning task 3, makikita natin ang Venn diagram of real number system. Nasa loob nito ang mga subsets of real numbers. Inside each set and subsets, write at least 5 examples of each kind of numbers. Dito sa unang bilog, sa pinakamaliit, ito ay tumutukoy sa mga natural numbers. Magbibigay ka ng 5 examples at isusulat mo iyon dito sa loob. Ganon din sa whole numbers, magbibigay ka rin ng 5 examples, isusulat mo sa loob ng whole numbers. Ganon din ang gagawin sa integers, rational numbers, at irrational numbers. Kada subset or kada set ay magbibigay tayo ng 5 example, isusulat natin sa loob ng kanilang bilog. I would recommend that you also watch our video about real numbers
Dahil sa video na yun, while we discuss each subset of real numbers, we are also giving out examples. So, ikalawang bahagi naman, meron tayong limang word problems. Meron akong example para sa limang ito. Panoorin natin ang video na ito. Word problem. It took Jose 1/3 of an hour to complete his math homework on Monday, 2/4 of an hour on Tuesday, and 2/5 of an hour on Wednesday. How many hours did it take Jose to complete his homework all together? Ito si Jose, ito ang kanyang schedule nung siya ay gumawa ng kanyang math homework. On Monday, sa isang oras, gumawa siya ng 1/3 of an hour. Noong Tuesday, 2/4 of an hour. At noong Wednesday naman ay 2/5 of an hour. Ang tanong bali ay, ilang oras ni Jose natapos yung kanyang math homework? That is why we need to add all these fractions together. 1/3 plus 2/4 plus 2/5, yun ang ating aalamin. Itong tatlong fraction na ito ay may iba't ibang denominators. Therefore, they are dissimilar fractions. At ang ating step lagi para sa mga dissimilar fractions ay to change them into their equivalent fractions na may pare-parehong denominators para maging similar fractions sila. Para magawa natin yun, for step 1, we always need to find their LCD. LCD ng mga denominators na 3, 4, and 5. List down the multiples of 3, list down the multiples of 4, at ng 5. Napakaraming mga multiples ng 3, 4, and 5, pero pwede ka nang tumigil kung nakita mo na yung pinakamaliit na common na multiple sa kanilang tatlo. In this case, lahat sila ay pare-parehong may 60. Therefore, the LCD of 3, 4, and 5 is 60. Alam na natin yung LCD. Itong LCD na ito ang gagamitin natin, denominator nilang tatlo para sa kanilang equivalent fraction. Start tayo kay 1/3. Gamitin natin denominator niya sa 60. Alam naman natin yung process kung paano tayo kukuha ng equivalent fractions. Divide natin si LCD by the denominator and then pataas, multiply natin kay 1. Kaya naman si 1/3 ay katumbas din ni 20 over 60 dahil 60 divided by 3 is equal to 20. 20 times 1 is equal to 20, then copy the denominator. 1/3 and 20 over 60 ay equivalent fractions. Next, punta naman tayo kay 2/4. 60 divided by 4 is equal to 15. 15 times 2 is equal to 30. Kaya 2/4 is equal to 30 over 60. Punta naman tayo kay 2/5. 60 divided by 5 is equal to 12. Times 2, it's 24. Kaya naman 2/5 is equal to 24 over 60. At dahil alam na nga natin yung kanilang mga equivalent fractions, sila ay mga similar fractions na, it's time for us to go to step 2, adding similar fractions. I-add lang natin sila all together, 20 plus 30 plus 24, and then copy their common denominator, 60. 20 plus 30 plus 24 is equal to 74, and the denominator is 60. Now, 74 over 60 is an example of an improper fraction. I-convert natin siya into mixed number para malaman natin kung ilang oras nga ba talaga nakumpleto ni Jose ang kanyang math homework. Di-divide lang natin siya. 74 ay nasa loob ng division line dahil always nasa loob ang numerator at ang denominator ay nasa labas. 74 divided by 60 is equal to 1. 1 times 60 is equal to 60. 74 minus 60 is equal to 14. 1 ang kanyang whole number and then yung 14 na remainder ang gagamitin natin numerator niya at 60 ay kukopihin lamang natin yung denominator natin. Kaya naman, 74 over 60 is equal to 1 and 1460. Kaya sa tanong na kung ilang oras na nga bang nakumpleto ni Jose ang kanyang homework ay 1 and 14 over 60. Isang oras and 14 over 60. Or ito ay 1 hour and 14 minutes dahil sa isang oras meron tayong 60 minutes. Ibig sabihin ng 14 out of 60,
sa 60 minutes, meron lamang nakuha ng 14 minutes si Jose. Therefore, ang kanyang math homework ay natapos niya ng isang oras at 14 minutes. 14 minutes out of 60. Jose studied for 1 hour and 14 minutes. Another word problem. There are 60 students in a class. 3/5 of them are girls. How many girls are there? And how many boys are there? Let's use an illustration to help us visualize on how to solve this word problem. Meron tayo ditong limang blocks dahil 5 yung ating denominator. Ang total natin na 60 students ay hahatiin natin into 5 dahil ang ating denominator ay 5. And then 3/5, 3 out of 5 ay girls. Kaya naman, ang natitirang 2/5 ay boys. Para ating masolve ang word problem na ito, ay uunahin muna natin alamin kung ano ba yung value ng kada block na ito since hinati yung 60 sa 5. Yung isang block na ito ay pwede natin consider as 1/5. So, ito ay limang 1/5. 1/5 plus 1/5 plus 1/5. Tatlong 1/5 ay 3/5. Dalawang 1/5 ay 2/5. 3/5 plus 2/5 ay 5/5. 5 over 5, isang buo, representing the total number of 60 students. Una nating aalamin ay, what is the value of 1/5? Ilan ba yung value nitong isang block na ito? 1/5 of 60 is 12. Paano natin nakuha yung 12 as our answer? We need to multiply 1/5 to 60. 60, when converted into a fraction, meron siyang invisible na 1 sa ilalim niya, acting as its denominator. Kaya multiply natin sila as is. 1 times 60 is 60, 5 times 1 is 5. Ang sagot natin pag minultiply natin ang 1/5 at ang 60 ay 60 over 5. That is also 60 divided by 5. 60 divided by 5 is 12. Kaya naman, 1/5 of 60 is 12. Each block includes 12 students. Unahin natin ngayon yung girls. 3/5. Ang 3/5 tulad ng nabanggit natin kanina ay tatlong 1/5. So ito ay tulad din ng pag-a-add ng tatlong 12. Ito yung parte ng girls, 3/5. Or pwede rin na 3 times 12. Because 3 times 12 is 36. 3/5 of 60 is 36. Paano naman nakuha ito? Multiply din natin. 3/5 times 60. 3 times 60 is 180. 5 times 1 is 5. 180 divided by 5 is 36. Therefore, we can say that there are 36 girls. Out of 60 students in a class, 36 of them are girls. Punta naman tayo sa boys, 2/5. Ang 2/5 ay dalawang 1/5. So, pwede natin gawin na ito ay 12 plus 12. Or pwede rin na 2 times 12, which is 24. Paano nakuha ang 24? 2/5 of 60 is 24. Multiply natin 2/5 and 60. 2 times 60 is 120. 5 times 1 is 5. 120 divided by 5 is equal to 24. Therefore, there are 24 boys. Out of the 60 students in a class, 24 of them are boys. 3/5 plus 2/5 is equal to 5/5 or 5 over 5, isang buo. Kaya naman, 36 girls plus 24 boys ay equal to 60 students in all. Another word problem. One day in Baguio, the temperature went from negative 3 degrees Celsius to 9 degrees Celsius. What is the change in temperature? Aalamin natin yung pagbabago ng temperature. Ang una nating temperature ay negative 3 degrees Celsius at yung pangalawa ay 9 degrees Celsius. Aalamin lang natin yung pagbabago ng temperature, kaya magsusubtract tayo. 9 degrees Celsius ang ating second temperature. Isusubtract lamang natin o ibabawas natin yung ating first temperature, which is negative 3. Bakit naging positive 12 ang sagot? Yun ay dahil ang rules natin for subtracting integers ay, first, we need to change the sign of the subtrahend. Between 9 and negative 3, ang ating subtrahend ay negative 3. Ang negative 3 ay yung number na ibinabawas mula sa isang number.
Ang 9 ay isang minuend, siya yung binabawasan. Kaya si subtrahen na negative 3 ay gagawin nating positive 3. Next, pag tayo ay nakapag-change na ng sign ng subtrahen, nabaliktad natin yung sign niya, it's time for us to proceed to the rules of addition. Kaya from minus, magiging plus na ito. Therefore, meron na tayong 9 plus positive 3. To add integers with common signs, add them together and copy their common sign. Since itong dalawa ay pareho ng positive, 9 plus 3 is 12. Ang 12 ay positive din dahil pareho ng positive yung ating ina-add. Therefore, the change in temperature in Baguio is 12 degrees Celsius. The word problem? Angie cleans 1/4 of the yard. Alex cleans 1/3 of the remaining. What fraction of the yard is left unclean? Kaya naman ito si Angie at si Alex. So, naglilinis sila ng kanilang yard. Mag-focus muna tayo sa parte ng yard na nilinis ni Angie. Angie cleans 1/4 of the yard. Using an illustration to help us visualize on how to solve this word problem, out of 4, kasi 4 ang ating denominator, 1/4 ay nilinis na ni Angie. The remaining is 3/4. Ito yung hindi pa nalilinis ni Angie. Out of the remaining 3/4 na hindi pa nalilinis ni Angie, si Alex ay tumulong na maglinis din. Alex cleans 1/3. Ito yung ating illustration. Nahati sa 3 dahil 3 yung ating denominator. 1/3 ay nilinis ni Alex. Therefore, may natitira pang 2/1/3. Paano natin ngayon malalaman kung ilang parte ng 3/4 ang nalinis ni Alex? We need to get 1/3 of 3/4. Dahil 1/3 yung nilinis ni Alex at ang natitira ay 3/4. We need to multiply them together. 1/3 multiplied to 3/4 is equal to 3 over 12. Reduced into its simplest form, 1/4. Paano nga ba natin nakuha yung 1/4? Kinuha natin yung GCF ng 3 and 12. And then we divide the GCF, which is 3, to both the numerator and the denominator. Kaya tayo may 1/4. Therefore, Alex cleaned 1/4 of the remaining uncleaned yard. Out of 3/4, ang nilinis daw ni Alex doon ay 1/4. Kaya yung unclean part of the yard ay 3/4 minus 1/4. 3/4, ito yung naiwan pa na hindi nalilinis ni Angie. 1/4, kaya tayo nagsubtract kasi yung 1/4 ay nilinis na ni Alex. Therefore, may natitira pang 2/4 or reduced to its simplest form ang 2/4 ay magiging 1/2. Therefore, 1/4 plus 1/4, 1/4 na lininis ni Angie at 1/4 na lininis ni Alex ay magiging 2/4 or 1/2 din. 1/2 of the yard is already clean. Ito yung nalinis na nilang dalawa. Kaya naman, 1/2 of the yard is left unclean. Since ang tinatanong dito ay kung ilang parte ng yard ang hindi nalinis. At ganyan natin mga bata kung paano sasagutan ang mga word problems. Isa-isahin lang natin sila in summary. For number 1, ang kailangan natin ditong gawin ay i-add itong mga fractions na ito. Dahil sila ay dissimilar fraction, ibig sabihin magkaiba ang kanilang denominator. We need to change them first into their equivalent fractions para maging similar fractions na sila. At sila ay ating may pag-add na. So number 2 naman, kung meron tayong 60 na total students in a class at 3/4 ang babae, ang tanong ay, ilan ang mga lalaki sa class na ito? For number 3, change in temperature lamang, we need to subtract negative 2 degrees Celsius from 8 degrees Celsius. Tandaan ang ating rules for subtracting integers. First, you need to change the sign of the subtrahend, then proceed to the rules of addition. Dapat between negative 2 and positive 8, alam natin kung sino sa kanilang dalawa ang subtrahend. Between negative 2 degrees Celsius and positive 8 degrees Celsius, ang first temperature natin ay si negative 2 degrees Celsius muna. Pangalawa, si 8 degrees Celsius. Para malaman natin ngayon kung ano ang difference ng temperature mula negative 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, isasubtract natin si negative 2 degrees Celsius
ating first temperature mula kay 8 degrees Celsius na ating pangalawa. Therefore, kung si negative 2 ang ating ibabawas mula kay 8 degrees, si negative 2 ang ating subtrahend. Ang subtrahend ay ang number na ibinabawas mula sa isang number. Negative 2 iyon. At ang minuend naman ay isang number na binabawasan, iyon ay si 8 degrees. Dahil alam na natin na si negative 2 ay ang subtrahend, first rule in subtracting integers is to change the sign of the subtrahend. Kaya from negative 2, gagawin natin itong positive. And then, once na ma-change na natin yung sign ng ating subtrahend, we can now proceed to the rules of addition. Kaya instead of minus, magiging plus. Meron na tayong 8 plus positive 2. Yun ay ating magiging sagot dito sa number 3, tulad nung nakita natin sa video. Don't forget na i-attach ang ating unit of measurement, degree Celsius. Para sa number 4, find the difference. Pag sinabing difference, this is the result of subtraction. Kaya magsusubtract tayo for number 4. Tulad ng ating process na ginawa sa number 3, ibabawas natin yung negative 485 dahil siya ay subtrahend mula kay 29,028 feet dahil ito ang minuend. Apply the rules of subtracting integers. Number 5 naman, ito ay fractions. Ang ibibigay dito na fraction ay iyong hindi nalinis na parte ng yard. Meron naman ako example about this. Ganun yung ating gagawin na proseso. And that's it for our video for today, mga bata. Hangad ko na natutunan mo kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Please subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo Sa Math for more contents regarding Grade 7 Mathematics. Also, like and share this video para mas marami pa akong Grade 7 na mga bata ang maabot at maturuan. Dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo Sa Math.